Good day mga Repa Pips, pare ko dyan. O, nagbabalik tayo na naman para sa panibagong YouTube video. So guys, magbabike check tayo ngayon ng Foxeye Bushido 1.0. So dun pa lang sa number guys, expect na natin in future baka magkaroon to ng 2.0. Pero sa ngayon, dito muna tayo mag-concentrate. Pero bago natin simulan ng bike check guys, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para updated kayo sa mga panibago nating YouTube video. Gumagawa nga pala ako ng bike check video, bike repair tips, at bike vlog. At syempre guys, huwag kalimutang pindutin ang follow at like button ng aking Facebook page. Sisimulan ko na ang ating pagbabike check ng Foxeye Bushido 1.0. Mga Repa Pips, pare ko, so simulan natin ang bike check sa kanyang frame. Kung makikita nyo guys, ang frame natin, nagmukha na naman siyang maliit. So nadadalas ang ating bike check ng mga ganitong uri ng frame. So unang-una, ang size ng ating frame ay 15.5, that is small. Ayan guys, so ang liit tingnan. By the way, highway guys, ang mountain bike na binabike check natin ngayon ay 29er. Ayan, so nagmukhang laruan yung frame natin dahil dun sa laki ng gulong kasi nagmukha siyang maliit. Ayan, kasi 29 tayo guys eh. Ayan. Tapos, ang kulay ng ating frame guys, matte red. Ayan guys, oh, ang ganda talaga. Gustong gusto ko ang matte. Ayan, matte guys ha, hindi yan English. At syempre guys, napakasimple ng itsura ng decals ng ating frame. So, black lang ang makikita mong decals, wala nang iba. At yung kulay itim na yan guys ay water decals dyan. Mula dito sa Foxeye, nakalagay Bushido 1.0, Bushido rito, Foxeye dito sa ibabaw. Tapos dito nakalagay triple batted 6061 frame. So, made from aluminum alloy ang ating frame na triple batted. So, sa aking pagkakaalam, mas maganda, mas maraming batted, mas maganda. Ang pinakamarami sa ngayon na alam ko ay quadruple. Ayan. So, dito sa chainstay, may makikita rin tayong Bushido 1.0. Ayan, napakasimple talaga nito guys. Gandang-ganda ako dito. At syempre dito sa head tube guys, meron din yung Foxeye logo na water decals. At nandito na rin naman tayo sa top tube. Ang top tube niyan guys ay 115mm ang haba. 115, naka-tapered na yan guys. At integrated ball bearing ang ating head tube. At dito sa top tube guys, kung mapapansin ninyo, biglang baba. Ayan, hindi yan biglang liko guys ha. Biglang baba yan. Kaya nagmukha talaga maliit yung frame natin dahil dun sa pagkakaayos ng top tube natin. Then dito, baba talagang babang baba kasi may nakita tayo dito ang triangle. Ayan, so napakarami na nating nakikitang ganong frame. Smooth welding yan guys, so ang sarap, himasin, pati dito. Pero sa baba guys, bibihira ako nakakakita ng smooth welding or wala pa yata akong nakikita smooth welding na frame na dito. Ayan, palaging meron siyang uod ng pagkaka-welding. At walang bridge dito sa chainstay at wala rin bridge dito sa seats day. Medyo bladed to, padaya mo ng ano niya, shape. Then pagdating dito, pa-oval na. Ayan, dito ganun din, oval. Then palapad na rito guys. Tapos biglang pasok dito. Ayan ko nakikita ninyo. At wala akong nakikitang lalagyanan ng kable rito. Ayan, i-confirm natin. So walang butas. Then dito sa kabila, naka-ICR siya na isa lang. So sa madaling salita guys, single speed lang itong mountain bike na binabike natin at hindi mo to pwedeng lagyan ng FD dahil wala kang paglalagyan ng kable. At first time kong nakakita ng ganitong mountain bike guys, naka double sided lang yung clip ng ating hose dito, hose ng hydraulic brakes to eh, naka double sided. Nababalitaan ko na to guys pero ngayon ko lang siya nakita sa personal. Ayan, pero pwede ang butasan dito para lumabas dito. Ayan, may nabibiling ganito sa Shopee guys. Itong rubber na to. Para maging internal siya. Kung akin to guys, bubutasan ko to. Ayan.
Siyempre, kanya-kanya lang naman yan eh. At dito tayo ngayon sa suspension fork, guys. Ang suspension fork niya, guys, ay coil type. Ayan, this spring pa to, guys. Na meron siyang manual lockout. Close open lang yan. Ayan, close open, close open. At sa kabila, meron tayo ditong preload. Ayan, pipihitin lang natin to para tumigas. Ayan, napihit, napihit. Hindi himas. Ayan, hindi titigas yung pag hinimas mo. At alloy ang ating arc. Then alloy yung crown. Alloy yung lower. So, ang ganda nito, syempre, gawa yan ng uding. Ayan, no? Oh, sticker lang tong uding nito, guys. Matte black. Tapos, 98 millimeter yung ating stanchion. Sinukat ko yan, guys, mula dito hanggang dito. So, 98 lang siya. Bitin siya, guys. Hindi siya 100. Sinukat ko gamit ang medida. At kung hindi ako nagkakamali, guys, straight ang steerer tube natin. Kasi meron ako nakikita ditong adapter. Ito, may nakikita ako rito. Ayan. At dito tayo ngayon sa kanyang hubs. Ang hubs niya ay alloy. Gawa ni Solon. Ayan, Solon Hosak. Na quick release, tapos ball bearing type to, guys. Sinilip ko. Ayan, no, ball bearing, no. Na may rubber cap. Madali lang naman mag-maintenance yan, guys, eh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes ang ating alloy hubs. Tapos, guys, bakal lang ating spoke. Bakal ang tigas. At aluminum alloy double wall na Fox Eye. May sticker yan, guys, oh. Yeah, Fox Eye 6061 aluminum alloy. Tapos yung gulong natin, first time ko nakakita nito. May tatak siya na Kenda, guys. Tapos nakalagay dito, Water Spirit. Ayan, siguro ano to, model nung Kenda. Ayan, Water Spirit. Na ang size ay 29 by 2.10. So pang kalsada yung gulong natin, guys. Ang liliit, ang tatiny, ang cute ng spikes niya, guys, oh. Ang liliit talaga, guys, promise. Parang yung gulong ko sa trigs ko na 26, oh. At sa kabila, ganun pa rin. Naka-Solon pa rin tayo, guys, na hubs. Ayan, nakikita ko. Solon hubs, aluminum alloy, quick release, ball bearing type yan, baka lang ating spokes, 32 holes, ganun pa rin sa likod, at double wall alloy na rim, na may sticker na Fox Eye. Siyempre, Kenda na gulo, na 29 by 2.10. Nasaan na dito sa likod? Nawala. Ayun. Eto pala. Nasaan na? 29 by 2.10. Ayun. At dito, pakinggan natin to. Itong ating hubs. Ah, tahimik, guys. Yung tunog niya, tunog ng isang brand new mountain bike. Tahimik lang talaga siya. Click, 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 click. Ganun lang. At tingnan natin kung ano tatak ng cogs. Nakikita ba sa video, guys? Ata. Hindi ata, ah. Ata. ATA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 speed. Yan, 11... 232 kung hindi ako nagkakamali, guys. Ay hindi, 42. Ay hindi, 36 pala, guys. Ayan, nalalabo ang ating mata. 11 to 36 na 2.468 speed. Ang liliit kasi, guys, medyo nalalabo yung mata natin eh. Ayan, at syempre, ito ang gando. Shimano Altos na RT. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong RT na Altos, guys. Yung ganito yung tatak, ngayon lang ako nakakita. Tapos tingnan nyo yung pulley, guys, oh. Ang lalaki niya. Is mas malaki to kumpara dito. Yan. Basta hindi sila magka-size na dalawa compared dun sa standard. Yan. At dito tayo sa kadena, guys. Yung kadena niya medyo bronze ng konti or sabi nating brown, parang ganun. KMC ang tatak. Yan. At ang crankset natin, square tapered. Removable chainring, 170mm, made of alloy, at ang chainring natin, guys, ay narrow wide, made from aluminum alloy pa rin, guys, 6061T6, BCD10434 teeth. Kung hindi ako nagkakamali, guys, ito yung itsura ng sealed bearing na BB. At punta tayo dito, guys, sa seat clamp niya. Ang seat clamp niya ay made of alloy pa rin. Ayan, alloy lodi. At siyempre, yung seat post niya, ganun din. Made of alloy din yan na may tatak na Fox Eye. Ayan. Siyempre, ang taba niyan ay 31.6
by 350 mm ang haba niya, no? Kita niyo naman. Tapos meron siyang setback na konti. Yan. At ang pedal natin, hard plastic. Ayan, nakukutkut ko na ball bearing type. Yan. Matibay naman din yan, guys. Tapos ang upuan natin, parang pamaypay. Ayan, parang may pamaypay dito. Ayan, manipisampung na matigas, mahaba, matulis. Ayan, sa mga may hilig sa matutulis dyan. Ayan, o diba? Wala naman sa taba o haba yun eh. Nasa performance yan. O diba? At syempre, meron tayo ditong kanal. So dito may ipon ng ihi mo pag naihi ka. Wala kasing dalo yan eh. Oh. Nakaangat to. Ayan, oh. So, ang lapad guys. So kita nyo, tingnan nyo yung kamay ko. Nadadakma ako. Ayan. At dito tayo ngayon sa handlebar. Ang handlebar niya, 630 mm ang haba. Made from alloy. Ayan, na medyo low rise pala siya, guys. Low rise. Ayan. Alam ko na yung low sa mid. Low rise. Tapos wala siyang back sweep. Ayan. May tatak siya na fox eye. At syempre, ang ating stem. Ang stem niya ay 80 mm na made of alloy na may tatak din na fox eye. So, naka-negative yan. So, nasa sa'yo yan. Kung gusto mong baligtarin, magiging positive yan. Ah, diba? Ganun lang yun. At ang spacer natin, isa, dalawa, tatlo, o 10 mm, 5 mm, tapos ito, hindi ko matansya kung ano eh, basta tatlo yan guys, meron siyang maliit dito. Tapos, ang dust cover natin ay flat, etong neko. Yan. At top cap natin, aluminum din, na may tatak na neko. At dito tayo guys, sa kanyang grip. Yung grip niya, gomang-goma guys, pag inawakan ko, ayan o, nararamdaman ko. Yung bar end niya, goma din guys. Yan, yung sa akin ganito na wala eh. Tapos ang lock niya, aluminum. So napakadaling tanggalin ng grip na to kasi may lock. So hindi ka na makikipagbuno. Ayun, ang ganda ng ating hydraulic brakes. Shimano MT200. Ang ganda nito. Naka 3 finger tayo. Yan, Shimano. Iba talaga guys pag Shimano. At ang shifter natin ay Shimano din. Walang model, basta Shimano yan. Pero alam ko Altos to. Kasi meron akong ganyan eh. 7 speed nga lang. Pero ito guys, itong binabasyek natin na Fox Eye Bushido ay naka 8 speed na Altos. Then tingnan natin, push, pull, ayun. Yan, push, pull guys. Yan, gustong gusto ko yung mga ganyang shifter. Mahirap kasi yung push na dito, push pa dun. So, dapat bawian lang. Ayan. At syempre, dito, wala kang makikita kasi naka 1 by. Again, guys, hindi mo na to malalagyan ng FD. Kasi wala doon lalagyan, ano. Wala rin butas dito. Wala rin butas dito. So, wala talaga. O, diba? At syempre, ang ating wire, may nakita ko dito ang wire, guys, eh. Jag wire. Ayun, oh. Nakikita nyo, guys. Jag wire. Ang ating kable ng shifter. So, punta tayo sa kabilang side ng bike. Yan. Ito guys, yung kabilang side ng bike, 160 mm na rotor. Yung pangkaraniwang nakikita natin sa mga built bike, syempre. At ang caliper natin ay syempre Shimano MT200. Yan. So, kitang-kita na dito yung tornilyo, ano? Nakalabas kasi yung seat stay natin. So, napakadaling baklasin or i-service ang ating caliper. Yan. Tapos naka-post mount siya, guys. Ito, hindi yan. Nagmukha siyang may adapter. Pero itinaas na 'yan doon sa ating frame. Yung iba kasi, 'di ba, dito natin nakikita yung tornilyo anong caliper. Ito inangat. Ayun, ang ganda nito, guys. Napakaliit talaga. Napakasimple ng ating frame. Syempre sa kabila ganun pa rin. Naka-post mount na caliper na Shimano MT200, 160 mm na rotor. Napakasimple ng ating design, no? Ang ganda, oh. Yan. At syempre, ito yung ating kabila ng crank arm, fox eye, alloy, square tapered, at ang hindi mawawala, ang lalagyanan ng malamig na beer. Sarap niyan. Ayan, no? Palagay ko wala na tayo nakalimutan. So, panuli natin to, guys. Ang ganda ng ating fox eye, Bushido 1.0. So ayan, Repa Pips, ang ating bike check ng Fox Eye Bushido 1.0. Ayan, nagkakalaga nga pala ito guys ng 16,000 pesos dito yan sa Bisikleta Santa Rita. Ayan guys,
pwede kayong humuwi ng tawad dito kahit wala kayong kasalanan. Ano? So, meron pa tong less. So, makipag-ugnayan na lang kayo sa kanila kung magkano yung less na may bibigay sa inyo. At pag nag-avail kayo na to, guys, syempre, meron yung free helmet. O, kita nyo na. At hindi mawawala ang free service. Ang sabi sa akin, guys, basta dito ka bumili, libre ang pagpapagawa ng bike. At kung mag-upgrade ka naman, dalin mo lang yung pyesa, sagot na nila ang pagkabit nito. O, kita nyo, hassle-free ang pag-service ng inyong bike dito sa Bisikleta Santa Rita. So, hanggang dito na lang, guys, ang ating video. Ilalagay ko na lang ang kanilang Facebook link, contact number, at Google Map sa mga gusto mag-avail ng ating binag-check na bike. So, hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan pindutin ang subscribe button, guys. Road to 7,000 na tayo. Konti na lang. Maraming salamat sa mga supporta sa atin. At sa mga susuporta pa, advance, thank you. Maraming salamat. Kita-kita sa susunod na video. Paalam. Babayush. Mwah, 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 mwah.